huwag mahiyang magtanong. So, kung may right man ba nito. Alam ko yung feeling na pag hindi mo alam, magtatanong ka, tapos yung iba na inis pag tinatanong. So, ibaguhin natin yung ugali na yan, no? Guys, welcome to our channel, Batang Marino. Dito tayo ngayon sa ECR or Engine Control Room. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng control room namin. So, ito nga guys. So, naka-UMS tayo ngayon or naka-unmanned at hindi tayo duty. At ngayon, kita nyo naman, magawa tayo ng ating papeles. Ako ng update ng all record book. So, sinusulat ko muna sa papel. Una nga, last week, no? So, yung parang vlog natin, napansin nyo yung joining namin sa barco. So, at natapos na nga kasi may schedule turnover. So, naisipan ko ngayon, no? Sa mga pasampa. No? Dahil may isa tayong crew ngayon na first time niya sumampa ng barko, hindi niya gamay yung mga trabaho dito at siya ay si E-boy or si Engine Boy. Ay, siya nga pala mga kabatang marino, no? Kung may mga terms ako na sinasabi, comment down below kung hindi nyo naiintindihan at sasagutin natin yan sa mga comment section ng mga kaya natin, no? Para ma-get you naman yung mga terms na sinasabi ko. Minsan hindi ko na ini-explain kasi mahaba yung vlog natin. So, ngayon, diretso tayo ngayon sa ating topic at yun na nga, balik kay E-boy. No? So first time niya sumampa ng barko. Kailangan niya ng malaking adjustment. So bilang isang official ng barko, so tutulungan natin siya, no? Para makapokap agad sa trabaho dito sa barko. At syempre, yung ugali kasi ng iba, kung mga baguhan niya sa barko, Nililoko. Alam niyo naman yan, relate kayo dyan. No, pero hindi natin gagawin yan. So instead na ganun negative yung mga nangyari sa mga kilala natin, dahil first time daw ganun, nililoko sila, turuan ng mali. No, so hindi maganda yun. So ngayon, dahil nakakarelate tayo dyan, kasi nag-umpisa din tayo sa wala. So alam natin yung feeling na niloko tayo sa barko, kala natin ito yung tamang ginagawa. So hindi pala naraman. So ngayon, pag-uwi natin yung ugaling ganyan. No? Instead na pagtawanan, pag-uwin, so tulungan lang natin, turuan natin. So bilang isang official na barko, so responsibility din natin na matuto yung mga crew natin sa barko. Lalo-lalo na sa mga first time. Itong vlog na to is tips, no, para sa mga new joiners ng barko. Yung mga first time na barko, wala kasi siyang experience sa Inter Island. Galing siyang OJT si itong si E-boy. So, kailangan niya ng malaking adjustment. No? So, swerte siya kasi nakasampa din siya kagad kahit pandemic. So, ayun. So, may mga naisip ako na tips, no, para hindi na kayo yung mga pasampa na baguhan, hindi kayo mahihirapan sa pag-adjust. Mga na-experience ko lang din, no, na mga tips na ibibigay ko sa inyo. Hindi man siya detalyado, so sana makatulong sa mga pasampa lang ng barko. Lalo-lalo na kung wala mga turnover, no? No, lalo na kasi sa pandemic, mabilisan lang yung turnover, so mabibigla talaga yung mga new joiners. Alam ko yung feeling ng isang first-timer sa barko. So, dapat natin tulungan yan. So, isang sa mga tips na sasabihin ko, so, isang mabilisan lang to, no? Tip number one is, pagsampa na pagsampa nyo ng barko sa mga baguhan, tip ko is, focus muna tayo sa
safety. No? No, safety first, ika nga nila. So yung safety na sinasabi ko is yung ship's familiarization. So yan yung nangyari namin sa amin, first day agad ng pagsamba namin kinabukasan, ship's familiarization agad. Humingi kayo ng notebook at ballpen. So todo sulat agad lahat ng details kung anong sasabihin ng ship's familiarization officer. Normally sa third mate yan or si second mate, no? I-explain sa inyo kung saan yung location ng mga emergency equipment, location ng master station. So normally na pinapamiliarize sa mga new joiners, kahit sa mga veterans na, mga seaman na nag-ship's familiarization nila, lalo na no, pag another na barko. So kunyari galing sa ibang barko, galing car ship, tapos lilipat ng bulk or bulk galing container, mga ganun. So kailangan ng ship's familiarization kasi iba-iba yung type ng barko. So ito, yan yung una. So sa first week is kailangan mag-familiarize nyo, alamin agad ang duties nyo, ang responsibilidad nyo, yung master station nyo, kung saan kayo pupunta, saan kayo tatakbo during emergencies. Yan yung mga dapat nyo alamin, no? So another, kung hindi kayo nakapag-drill, no? Normally, pag alis ng barko, dapat mag-drill yan kayo para alam nyo agad yung mga duties and responsibilities nyo. Para sa mga joiners, lalo na sa mga bagong crew, no? So yan yung ginagawa ng mga tagabarko. Drills agad, lahat ng drills, ipapadrill para alam agad yung duties and responsibilities nyo. Saan yung ating mga location ng life jacket, immersion suit. So dapat alamin nyo yun. Normally, nasa kwarto lang nyo lang yan. Nasa taas ng aparador nyo, dapat hanapin nyo agad. No, para hindi kayo mataranta kung anong anytime may mangyaring masama, huwag naman sana. No? So at least, di ba, prepared tayo. So always be ready tayo. No? Ay, yun pala guys. Kung hindi nyo kayo nakapag-drill, no? Minsan, may iba kasi na nagpapag-drill, no? Pag-veterans. Kung meron tayo dyan sa bulletin board, no? Makita yung sa barko, standard master list, no? Dyan yung makita kung ano position nyo, dyan yung mga duties and responsibilities, things to carry, no? During emergency. So, yan yung napaka-basic dyan. Makita yung sa mga bulletin board sa hallway nyo sa barko. Isa pa pa, dagdag ko sa mga baguhan sa makina, no? So, another tip na dapat nyo malaman agad is yung escape route. No? Pagpasok na pagpasok nyo sa makina, tanongin nyo agad sa mga kasama nyo, saan yung escape route, saan yung escape trunk. Kasi in case of emergency, in case of blackout, dapat kahit madilim yan, kung wala kang flashlight, alam mo yung location kung saan ka tatakbo, saan yung escape route, no? Para makalabas ng engine room. So, unang-una yan, dapat alam nyo na agad yan. So, sa mga taga-engine naman yan, kasi engine room is napakalaki, so pasikot-sikot. So, dapat alamin nyo kung anong pinaka-safest and shortest way para makaalis ng engine room at makalabas sa gangway, no? Or sa inyong master station. No? So, yan yung dagdag ko sa mga taga-engine. No? So, next tip ko is huwag mahiyang magtanong. So, dapat huwag kayong mahiyang magtanong kung hindi nyo to alam. Hindi nyo talaga alam yan kasi first time nyo, no? So, para sa akin, bilang official, no, pag ikaw nagtanong sa akin, magiging masaya pa ako kasi interested ka na matuto, no, sa gawain sa barko. Kasi pag nagtanong, meaning interesado ka. So, mas matutuwa pa ako, no? Kung parati kang tanong-tanong, okay lang, hindi ako mairita kasi alam ko yung feeling na pag hindi mo alam, magtatanong ka, tapos yung iba na inis pag tinatanong. So, ibaguhin natin yung ugali na yan, no? So, pag magtanong ka, magtanong ng maayos naman, no? So, magsasagot naman sila maayos, tutulungan ka nila, lalo-lalo na sa mga full crew, no? Full crew Filipino. So, mababait naman yung mga Pinoy. Next na tip ko is pakikisama. So, ano bang pakikisama ng barko? Isa sa mga kailangan natin, no?
kapag isama sa barko. Kasi pag maganda yung samahan, mabilis ang kontrata. So, ang pakikisama is tulungan. So, harmonious relationship, ika nga. Harmonious relationship, ika nga. No, nakuha ko rin. Kasi mas maganda yung samahan, mas mabilis ang kontrata, mas masayang tao, nagtutulungan, walang iniintang pagod, no? No, so walang hindi tayo na homesick. So isa sa mga pambato natin pag tayo bago sa pa-homesick, harmonious relationship na kailangan, maging masaya. So nawawala yung pagod natin, yung stress, yung pag-miss natin sa pamilya. So pakikisama is maraming advantage na natutunan, na ibibigay yan sa atin. So yan yung pinaka pangatlo kong tip, no? Maging mabarkada, no? Hindi naman kailangan maging barangay-barangay. Alam niyo yung barangay-barangay? Yung may grupo-grupo ba? Eh, dapat lahat tayo, lahat. Kunyari, Ilonggo lang dito, Ilonggo lang mag-kwentuhan. So, hindi dapat ganoon. So, baguhin natin yung ating attitude na ganyan, no? So, bilang isang batang marino, dapat flexible tayo, no? So, pag may ibang tao, kung Ilonggo ka, dapat magsalita tayo ng Tagalog kasi kokos din yan ng away minsan. So, igamitin natin yung salitang Tagalog, no? Kasi dyan din yung pakikisama, eh. Para hindi mainis yung ibang tao pag nagkwentuhan, baka si chismisan sila, ganun. Abigay respeto, no? So, ayun nga. So, harmonious relationship. Respeto na rin sa ano, mga kasama sa barko. So, next is think of your safety. So minsan, sa sobrang pagmamadali natin, sa sobrang in case of emergency, nakakalimutan natin yung safety natin. Kasi sabi nila, safety first. So para sa akin, okay naman yung safety first. Pero minsan, may mga times kasi na in case of emergency, kailangan kunahin to, ganito. So nababaliwala yung safety. Dapat practice natin is safety always, no? So normal na yung safety first, so pwede na rin. Pero may mga times kasi na second na lang yung safety kasi pinapriority natin yung ganito, so mas pinakailangan yung ganito. So dapat safety always tayo. So think of your safety. Pag alam nyo yung delikado, sabihin nyo lang yung superior nyo, yung official, na ganito, sir, baka may mangyari masama or ganito. So ganun. So naiintindihan namin yan bilang isang mga batang marino. So mas maganda nga yan, eh, kasi mas nagiging safety conscious kayo sa sarili nyo at sa kasama nyo sa trabaho. Kakaroon tayo ng risk assessment, no? So nalalaman nyo agad. So nagiging advance mag-isip tayo, no? Ang may masamang mangyari in case na ganito. So magandang attitude yan, no? So next is yung pinakalas ko na tip is pag ikaw ay baguhan, read manuals and read company SMS. So company SMS or safety management system. So sa barko meron tayong mga libro sa barko, may mga SOLAS book, no? Company SMS. So nandyan lahat ng mga policies sa barko. So normally yan yung mga missionary. May tanong ka na hindi kayang sagutin ng mga tao sa barko, so read the manuals, no? Read the company SMS. So nandun lahat. So makikita mo mga regulations doon, international regulations. So dapat alamin mo yun. Hindi naman kailangan na alamin mo lahat-lahat. So dahan-dahan lang. Pag may spare time ka, mga do's and don'ts, no? Pag punta ng ibang puerto, mga do's and don'ts, mga regulations sa international law, bawal magtapon ng labis sa dagat, bawal magtapon ng basura, mga ganun. So, environmental policies, no? So, pag ikaw first timer, hindi mo ma-master lahat yan. So, nagkakamali tayo minsan, pero okay lang yan. So, ayun nga, tip natin is read company SMS, read SOLAS book. Meron tayong SOLAS book sa barko. Sa mga taga-Makina, kung hindi alam yung mga paano pang-operate ng mga machineries, so may mga work instruction tayo, no?
So, basa-basa tayo ng work instruction paano mag-operate ng machine nito. At ayun, balik tayo sa ibang tip. Huwag mahiyang magtanong. So, sir, paano ba ito mag-operate ng ganito? So, pwede ba akong mag-operate nito? So, ganun. Sabihan ka naman yan, tsaka tuturuan. So, ayun yung mga tips natin. So, isa-isahin natin ulit. I-summarize natin yung tips natin. As per my experience, tsaka base sa mga practice natin, normal practice natin pag sumasampa tayo sa barko. So, ang una, duties and responsibilities during emergencies. So, saan makikita? Sa mga standard master list. So, sa mga bulletin board dyan. At saka, every time mag-drills kayo, so dapat take note kayo dyan. So, next is, huwag mahiyang magtanong. So, kung may right-hand ba nito. So, hindi. Huwag mahiyang magtanong. So, yan yung second tip natin. Magtanong kahit sino, kung di alam. Mas maganda magtanong kaysa pakunyari na alam mo na ito. Next is, think of your safety, no? So, safety always. Safety first. Talasan, safety always parati. No? Safety always parati. So, ayun, pang-apat is harmonious relationship, no? So, na-mention natin kanina, pakikisama sa barko. So, importante din yun para maging mabilis yung data at saka masaya sa barko. Ma-overcome natin yung homesickness, yung pag-misery sa pamilya natin, no? Sa mga naiwan sa Pilipinas. So, ganun. At yung ikalima na tip natin is read manuals, no? Read the work instruction, paano mag-operate mga machineries, equipment sa barko. Read company SMS sa mga rules and regulations, sa mga international laws, no? So, magtanong tayo sa mga superior natin, mga do's and don'ts, no? During port, import at sea, so mga ganun, bawal at mga hindi dapat gawin. No, kasi pwede tayo makulong dyan. Pwede kayo makulong dyan at pwede pagmultahin yung barko niyo at i-detail. So yan guys, yan yung mga tips natin bilang isang batang marino. So comment down below kung may mga iba pa kayong mga tips sa mga naibibigay sa mga bagong masampa o sa mga baguhan na lamang sa pagbabarko. So comment lang para mapansin nila at matuto sila na at ayun, so sharing is caring. So ayun na guys, so dahil sa mga tips na to, sana makatulong at I hope na kapag adjust kayo ng mabilis at hindi kayo mahirapan sa adjustment sa barko. So ayun na guys, ginabi na tayo. So sa next episode natin, baka ipakita ko naman sa inyo pag may oras tayo kung paano mag-operate ng mga LSA and FFA. So LSA life saving appliances, or pakita ko lang, hindi ko naman ipa-operate. Minsan hindi kaya ng DPD i-operate onboard, no? Kasi delikado. So ipakita ko lang or pakita ko sa inyo kung paano yung mga safety equipment sa barko, paano i-operate mga life-saving appliances at saka firefighting equipment, kung ano-ano mga firefighting equipment sa barko. Ayun nga. So, kung ano, paano nag-automatic start yan, paano stop. So, caring is caring. Mga batang marino, see you on our next vlog.